Ayan, mga kapatid nating techie na nanonood po ngayon, kumusta po kayo? So kung ngayong araw pong ito, ngayong buwan na to, at last paparating na pong taong ito, nagbabalak po kayong bumili ng bagong cellphone at nag-iisip ka kung gusto mong itodo ang iyong budget hanggang sa iPhone 11 Pro Max o sa iPhone 11 at nag-iisip ka kung okay na ba ang iPhone 11 o gusto mong tumodo ng iPhone 11 Pro Max. Ngayong pong araw na to, magkakaroon tayo ng video comparison kung atong dalawang phone na to, ano nga ba ang sakto sa'yo o ano nga ba ang makakasulit ka sa iyong pera. So stay tuned lang po kayo, manood po kayo na aking video, subscribe na rin po kayo. Salamat! Bounce. Ayan mga kapatek, so ang tanong, kung bibili ka, handa ka bang magtodo ng iPhone 11 Pro Max? O sulit ka na dito sa iPhone 11. So ano nga ba ang pinagkaiba ni iPhone 11 at ni iPhone 11 Pro Max? Okay? Simulan po muna natin syempre sa presyuhan. Alam niyo naman po, isa akong online seller at medyo alam ko po ang mga presyo nito. Makakabili po kayo ngayon ng second hand, okay? Second hand na iPhone 11 sa halagang 30,000 pababa. Okay, or medyo mas tataas siguro ng konti, pero hindi na po sobra siguro ng mga 32,000-33,000, depende sa condition, dahil ang brand new price po ng 64GB ay 38,000 sa mga mall po, ano. So kung naghahanap ka ng second hand, makakabili ka nito sa halagang 30,000 pababa. So kung ang budget po talaga sakto lang, ay saktong pwedeng-pwede na po sa iyo itong iPhone 11. Pero kung medyo kaya mong i-stretch ang budget mo, okay, at gusto mo talagang tumodo sa cellphone, pwede mong kunin itong iPhone 11 Pro Max, okay? Ito po sa akin ay 256 variant, okay? Second hand price po nila ay nasa 45,000 pababa, at ang brand new price po nito, I think ay nasa 55 presyo pa po nila. Okay, depende pa rin po sa condition at sa memory na meron po sila. So, yun po ang una. Ito, nasa range ng 30,000. Ito, nasa range ng 40,000 and pataas. So, kung naghahanap po kayo, pero kung makakachempo po kayo, tiyagaan lang po ninyo sa marketplace ng Facebook, okay, or sa mga other online na selling shop, baka makachempo po kayo ng mas mababa pa sa mga presyong binigay ko. So, simulan po natin, ano nga bang pinagkaiba ni iPhone 11 Pro Max at ni iPhone 11? Siyempre po, ang una-una dyan, from the name pa lang po, yung Pro at saka yung Max. Okay, meron po kasing Pro na maliit lang, kasing size lang po ng iPhone 10 po yun. Pero ito po kasi mas maganda, siyempre mas malaki. At mas malaki po ang iPhone 11 dun sa Pro lang. So, ang pinagkaiba po, ito, Max, talagang todo po ito. Ang screen size po nito is 6.5 inch. Samantala, ang iPhone 11 ay meron pong 6.1 inch screen. So, kung titignan po ninyo ang screen difference po nila, ayan po. Okay, mas malaki po ng konting-konti ang iPhone 11 Pro Max. Dahil nga po, ito ay talagang all-out na po. At ang screen po nila, isa sa mga pinagkaiba po nila, ang display po nila, ito po ay gumagamit ng LED, okay? Kapag po LED, ito po ay talagang kapag sinabing black, talagang black na black. Okay, makakatipid ka sa baterya kapag puro dark ang ginagamit mo, lalong-lalo na po. Alam naman po natin, ano? Yung uso na po sa lahat ng apps ngayon, yung dark mode. Okay, so ito naman po ang iPhone 11, okay? Ito po ay gumagamit ng LCD screen. Halos kagaya po siya ng iPhone 8 Plus, pero mas maganda naman po ang quality nito. Okay, at mas matipid po sa baterya ito kapag ginagamit po niya ang LCD screen po natin. Okay, sorry, may mga nag-notify lang. Okay, so yun po isang pinag-difference po nila, isang ang screen size at ang screen na technology po. Ito po yung LED 6.5 inch, ito po ay LCD 6.1 inch. At ang physical po nila, okay, ito is glass and metal. Okay, ito naman po ay glass and aluminum. At sa likod po nila, pareho po silang glass, pero ito po, mas ginamit, mas textured po yung ano, medyo matte finish po siya. Ito pong ring na to, dinilagay ko lang po yan for protection ng mga lens ng aking cellphone, dahil ito po yung ginagamit ko ng personal phone. Ito naman po yung mga binibenta po natin. At mamaya-maya lang po, meron na pong bibili nito, meron na pong kukuha. Kaya
Okay, so kung medyo interested ka rin sa iPhone 11, meron po akong video dyan kung maganda pa ba ang iPhone 11 sa panahon ng 2020 at ng 2021. Hanapin nyo lang po, ilalagay ko dyan sa description mamaya. Okay? Okay, sa performance naman po tayo ngayon. Meron pa pinagkaiba ang performance ni iPhone 11 Pro Max at ni iPhone 11. Actually, wala pong difference pagdating sa performance dahil ang ginagamit po nilang chipset dito ay parehong chipset na ginagamit sa iPhone 11. Okay, so pagdating po sa bilis, okay, ng mga apps, ng paggamit ng mga apps, sa games, sa performance po sa araw-araw na mga gamit, wala pong magkakaiba sa kanila. There will be no difference, okay? So kung titignan po natin, kahit mag-open po tayo ng maraming apps ng sabay-sabay, okay, hindi po tayo magkaka-problema po dyan, okay? Mabilis pa rin po sila mag-open. Okay, walang lag, walang delay, kung nakikita nyo po. Okay? So, hindi po tayo mamomblema dyan. So, okay, pagdating sa performance, at kung ikaw ay regular user ng pa-Facebook, pa-video-video, social media, wala po tayo magiging problema sa performance ito. Kahit ilang taon nyo pa po silang gamitin, ay sulit na sulit pa rin po silang dalawa. Okay? Siguro po, ang isa sa mga main difference na ipipinpoint na lang po natin ay yung camera. At obvious naman po ang camera. Ito po ay may tatlong camera. Ito naman po ay may dalawang camera. Okay, ang normal na camera, okay? Tapos ito po yung ultra wide camera at yung times 2. Ito po sa ano meron siyang times 2 na kagaya ng sa iPhone XS Max. So tatlo to, merong ultra wide, wide and times 2 zoom. Ito lang, ito po wide and ultra wide lang. So nawawala lang po dito is yung times 2. Pero sa performance dahil nga po pareho lang sila ng camera, pareho lang din po magiging itsura ng kanilang mga feature na kukunin. Yan nakikita niyo po. Okay, so ang ganda po ng kuha ng mga to. Siguro po napapansin nyo yung color difference. Kasi po ito, sabi ko nga, ito ay LED, ito ay LCD. Okay, pero pareho po rin po yung magiging quality nila pagdating sa picture. At katitiyan po natin, okay, pareho po silang may true tone. Okay, pwede naman po natin i-turn off yan, yung true tone na to, para mas maging hindi masyadong reddish ang kulay niya or maging yellowish. Okay. Ayan. So, makikita nyo po, medyo nag-iba na yung kulay. Pero, kung titignan po natin, okay, at the end of the day, yung performance nila sa camera, pareho lang. Ang nawawala lang po talaga is yung times 2. Ito po, nakakapag times 2 ako. Dito po, wala pong times 2. Ang pwede ko lang pong gawin is yung zoom out. Ayan, iso-zoom out po natin. So, yan lang po yung magagawa natin sa yun po yung difference nila pagdating sa camera. Pero yung video quality, picture quality ay pareho lang po. Taasan ko lang po ng konti yung brightness. Okay. Pagdating po sa games, wala po akong naka-install na games, pero I can assure you, kahit anong games po ang ibatod nyo dito, kayang-kaya po nilang itong sabayan. At pagdating naman po sa battery, punta lang po tayo sa settings. Okay, sa battery. Ito pong dalawang ito ay mga champion ng battery life. Okay, pang matagalan po ang mga battery pong ito. Okay. Kahit isang araw, hindi po sila basta-basta malulubat. Okay? Basta yung mga latest ngayon, syempre, para yung mga bagong chipset, halos karamihan po sa kanila ay mga mahaba na po ang battery. So kung nasabi mo, nasa market ka ngayon, balak mong bumili, pumipili ka, 11 Pro Max or 11, okay? Kung may budget ka din naman at kaya mong ipush yung budget mo para talagang ma-enjoy mo yung ginastos mo, I recommend bumili ka na ng iPhone 11 Pro Max. Pero kung hindi ka naman ganun kaarte sa cellphone at sakto lang din naman yung budget mo, sulit na yung iPhone 11. Okay, hindi ka na magsisisi dito. Halos parang naka-Pro Max ka na rin, ang pinag-aiba lang is the size, the screen size at saka yung LED screen nila. But the performance, wala po tayong magiging problema dyan. At mga kapatek, kung may mga tanong po kayo, may mga gusto po kayong itanong sa atin, okay, mag-comment na po kayo sa baba, okay? Try ko po yung sagutin sa abot ng aking mga kaya. Okay, hindi po ako expert, pero by experience, meron po akong alam sa mga bagay na ito. At based from my selling experience, kahit pa paano, nakakahawak po ako ng iba't ibang klaseng cellphone. Okay, kaya pwede ko po silang i-compare para po sa inyo. So, kung meron po kayong gustong malaman or meron kayong isang request na cellphone na gusto ko pong gusto niyo i-review ko for year 2021, kung balak niyo siyang bilhin, pwede ko po 'yang gawin para sa inyo. At sa mga ka-Android naman natin, kung gusto niyo naman ng Android,
Okay, pwede rin po natin silang i-test. Ayan. Okay, meron po akong Note 10 Plus dito. Kahit nasa sa inyo po yan, basta supportahan nyo lang po ang channel to. Please subscribe. At lahat po ng mga request po ninyo ay pwede natin pagbigyan ng review, mga tips, o kung ano pong mga bagay na gusto nyo pong itanong. Okay, at sasamahan ko po kayo, tutulungan ko kayo para ma-enjoy natin pare-pareho ang mga minamahal nating gadget. Maraming po salamat mga kapatid nating Teki. Okay, salamat po. Bye-bye! Bounce.